Pag-aaralan po ng mga eksperto ang mas nakakahawa o manong uri o strain ng SARS-CoV-2 na nakita na rin po dito sa Pilipinas. Kailangan daw masuri ang mga ika ngayon nag-mutate na virus para matukoy kung tatablan pa yung mga yan ang mga ginagawa ngayong mga bakuna. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa Amerika, Europa at Asia, laman ng balita ang mutation o pagbabago sa virus na nagdudulot ng COVID-19 dahilan para raw mas mabilis na itong makahawa. Sa Pilipinas, iniulat na ng Philippine Genome Center na na-detect na rin nila ang tinatawag na D614G variant. Sa mutation na ito, nagkakaroon ng pagbabago sa spike protein ng virus. Ito yung mga nakausling bahagi na ginagamit ng virus para pumasok sa mga human cells. Mula sa pagiging variant D, naging variant G ito. Paliwanag ni Dr. Cynthia Palmes Aloma, Executive Director ng Philippine Genome Center, noong Marso, ang virus na nasa Pilipinas ay kaparehong kapareho ng virus mula sa Wuhan, China. Nang suriin daw nila ang ilang sample sa Quezon City noong June, lumitaw ang G variant sa ilang sample. Pero pagdating ng July, mas dumami ang G variant. Dito nakita namin na yung G, tapos naging G, nakita namin siya sa June, mga isang sample lang. And then when we also went to the database, nakita namin na yung ating Research Institute for Tropical Medicine, meron din siyang submissions in June ng mga samples na mayroon din ganito. Ayon kay Saloma, pumasok sa Pilipinas ang variant na ito mula sa ibang bansa. Para raw malaman nila kung anong buwan, kailangan balikan ang samples ng April at May. Ang sigurado, wala pa raw ito noong Marso. Batay sa mga naunang ulat sa ibang bansa, ang G variant ay mas dominant na kesa sa naunang D variant mula sa Wuhan. Mas mabilis daw kasi itong dumami at makahawa. Pero sa Pilipinas, wala pang sapat na ebidensya ang mga eksperto para suportahan ito. Magsasagawa raw sila ng mas malawak na pag-aaral sa buong bansa. Pag-aaralan din nila kung nagdudulot ito ng mas malalang sakit. Based on the virus sequence, can we correlate it with the severity of symptoms? For example, yung mga tao bang, for example, namatay, may mga data na hindi sa atin, sa ibang countries, yung 614G. Na mas highly, more infectious siya. Pero sa kanila din data, yung correlate nila yung mga pasyente, hindi naman mas mahaba yung hospital stay na may ganitong variant. Hindi rin. Hindi rin siya more severe. Hindi rin. Pero marami. Mahalaga raw na mapag-aralan ito para matiyak na masasapol pa rin na mga dinedevelop na vaccine ang kanilang target na SARS-CoV-2 virus. At kung sapol rin ng iba't ibang testing kits ang virus na nais nitong ma-detect. Kailangan maintindihan ng ating mga kababayan na itong ginawang study ng Philippine Genome Center, naka-centralized ito, no, or naka-focus siya sa Quezon City. So it might not be a representative sample for the rest of the country. Sinasabi nila may higher siya na possibility na mas transmissible siya. Pero wala pa rin tayong ganung solid evidence to say na iyan talaga ay mangyayari. Hindi pa man tapos ang pag-aaral ng mga eksperto sa Pilipinas, paalala ng DOH, dapat pa rin mag-ingat. Dapat pa rin daw sundin yung mga minimum health standards gaya ng palagi ang paghuhugas ng kamay at pagsusuot ng face mask. Iniulat naman ng DOH na merong 1,245 clustering o mga lugar kung saan merong kumpulan ng COVID cases sa bansa. Pinakamarami raw ang clustering sa community, hospital at health facility, kulungan at iba pa. Pinakamataas ang bilang ng clustering sa NCR, Region 4A, Region 7 at Region 3. Inanunsyo rin ng DOH na nagsimula na ngayong araw ang clinical trial ng Avigan gamot mula sa Japan na posibleng makapagpagaling ng COVID-19. Ginawa ito sa Philippine General Hospital, Santa Ana Hospital, Quirino Memorial Medical Center at Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital. Susubukan ito sa 100 tao. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.